Masakit na sa ulo ang masangsang na amoy na umalingasaw mula sa isang bakanting lote sa Marilao, Bulacan. Narito ang unang balita ni James Agustin. Sa bakanting lote na ito, sinasabing nagmumula ang masangsang na amoy na inirereklamo ng mga residente at negosyo sa Barangay Prensa 2 sa Marilao, Bulacan. Martes pa raw ng gabi na magsimula ang amoy at lalo itong lumala kahapon. Ang isang kumpanya na gumagawa ng boiler machines, sinuspende ang kanilang operasyon kahapon dahil nasa likuran lang nila ang bakanting lote. Nakita pa nga raw ng ilang empleyado nito ang mga truck na nagtatapon ng umunay kemikal sa lugar. Tatlo po kanina ang itinapon na yung pag-dump niya, umuusok siya. Tinakbo namin na ano, naitapon na. Ngayon, nung napunta namin na ano, tinatakpan na ng bakho yung tinapon nila. Ilan sa mga empleyado ang nakaranas ng pananakit ng ulo at nahirapan sa paghinga. Pag yung maamoy mo yon, talagang iiwasan mo yon dahil masakit nga sa ilong, masakit pa sa mata. Parang naramdaman ko kanina, medyo masakit pa yung ulo ko eh. Sumakit ulo ko. Agad naman daw umaksyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection. Nagbigay ng face mask sa mga residente at naka-standby din ang mga ambulansya sakaling may kailangan dalhin sa ospital. Ayon sa Municipal Administrator, mahigit sa 1,000 pamilya na nakapalibot sa bakanting lote ang apektado. Inaalam na raw nila kung sinong kumpanya ang nagtapon ng umunay kemikal. Kasi yan pag-aari ng isang pribadong tao na ang alam ko ay ang hanap buhay ay ayon sa report ng ating business permit ay ang hanap buhay ay gumawa ng mga kaldero. Kumuha na rin ng sample ng kemikal na itinapon sa lote at isinumite sa regional office ng DNR para matukoy kung ano ang nagdudulot ng masamang amoy sa lugar. Ito ang unang balita sa Bulacan. James Agustin reporting.